di ba, bumili na tayo ng bagong motor na Kawasaki CH2 2022 model. So, ipakita ko sa inyo yung kanyang tambucho. Yung tambucho niya, parang braso ni Thanos. Tingnan nyo, ganyan kalaki. Kalilaki. Pero, kahit ganyan siya kalaki, eh, napakatahimik niya. Kaya naman ngayon, eh, magpapalit na tayo ng tambucho para medyo marinig natin yung kanyang wum-wum. So, pagdating sa tambucho, ayan, wag na tayo lumayo pa. Siyempre, yung unang-una nating maiisip si 01 Moto at yung product nila ay Billing Pipe. So, chinat ko siya kagabi at tinanong ko kung meron siyang available mid-pipe para sa aking ZH2 at swerte naman tayo, meron daw. So, sa ngayon, ayoko munang patanggal yung kanyang catalytic. So, unahin ko munang palitan yung kanyang mid-pipe and canister. Tingnan natin kung anong magiging tunog niya at kung ano yung mga pipe na available nila doon. Yung branch na pupuntahan natin is 01 Moto Caloocan para mas malapit. Alright, ride safe sa aming dalawa. Ano, Tan? Okay. Alright. Ayan, tingnan nyo. Mark, yung hita mo, itapat mo nga sa tambucho. Tingnan natin kung gaano ka. Ayan, ganyan kalaki yung sinlaki na ng hita. O, malaki pa yata sa hita mo eh. Di ba parang kamay ni, ano, ni Thanos? Alam mo yun? I am inevitable. Di ba? Tama ba? O, tara, labas na natin. Alright, oh, alis na tayo. Tignan nyo kung gaano katahimik si ZH2. Diba? Sobrang tahimik niya. Oh, exit tayo ng Angeles ngayon kasi naku, mali. Hindi pala makakapag-arify. Di nasa kanya yung nakitantan nga pala yung ano, papel nito. Hindi ko nadala. So yun, wala. No choice ako. San Fernando or Mexico exit na lang ako. Dali, painitin ko lang. Okay naman yung tahimik sa motor na to. Kaya lang, kapag ganito kalakas yung motor at ganito siya kabilis, eh, kailangan naririnig tayo sa kalsada kahit papaano. Yung hindi naman sobrang ingay kagaya nung BMW S1000 dollar na dinala natin. Kailangan medyo may wum-wum siya ng konti. Ito parang electric bike eh. Oh, tinan mo, dadaan ako, di naman ako maririnig. Oh, bigla na lang, alam niyo yun, bigla ka na lang, shoo! Baka maging ano tayo dito ha, isang click ni Thanos tayo ha. Si binati-bati ko pa naman si Thanos, baka bigla tayong mawala, biglang shoo! At saka, para din sa video natin siyempre, para marinig yung tambucho, di ba? Mahirap yung wala tayong naririnig. Mas nakaka-enjoy talaga pag naririnig ka ng mga taong nanonood. Bilang vlogger to guys ha, bilang vlogger. Hindi ko naman sinasuggest sa lahat ng tao na naka-ZH2 na magpalit ng canister or magpaingay ng motor, no? Yung sa atin naman, hindi naman totally magpaingay. Kumbaga, magpalabas lang ng tunog. Yun ang correct term natin. Wait lang, pakita ko sa inyo kung ilan na yung odo ni ano ni ZH2. Ayan, yung odometer po ni ZH2 ngayon is 23 kilometers pa lang. Wah! Batang bata! Parang mali ata yung batang bata. Bagong bago. Tignan nyo, wala kaingay-ingay. Yun! Yun ang magandang pakinggan. Yun ang kakaiba sa motor na to. No? Meron siyang... Pakinggan nyo! Narinig nyo? Sa 5,000 RPM, maririnig muna siya. Full tank, premium. Magkano yung gas ngayon? 64? Mario Joseph. Mahal ng gas ngayon, no? Bago siya mag 64, magkano siya? Eh, yung mga 50s noon, magkano? 54, mga ganon? Tapos biglang 62, 64. Grabe, no? Kung kailan magpapasko, doon nagmahal, no? Baliktad, no? Lahat nga, magmumura niya. Oo, kasi holiday. Walang masyadong, di ba? Mali, no? Ano yung nangyari sa bundo? Kailan ka papasyal sa shop? Wala kayong day off dito? Ay, ganon. Tambay dapat lang. Ah, 700 mo na lang. Sa ano lang eh, Balite, yung highway. Oo, oh, pasyal ka doon. Laki ng tangke, na 700 ako. Thank you. Mga subscriber ko sila eh. Yung isa doon yung medyo malaki katawan. Nagpakarga ako noon dito, gamit ko yung BMW. Eh, siyempre, first time niya akong makita noon. Pagkatapos, nataranta siya. Di, nagubad siya, tanggal niya yung uniforme niya. Tapos, kinawa niya yung cellphone, nagpa-selfie kagad. And then, siyempre, sa sobrang tuwa niya, nagbigay na ako ng sticker. Hindi niya ako siningil. Ako naman, yung time na yun, nagmamadali ako. So, hindi ako nakabayad. Nag-chat siya ngayon. Maya-maya nag-chat. Sir, nakalimutan niyo po yata yung pag-as. Eh, ang gasolina ko noon, 400. Tapos nung tinanong ko nung minsan kung magkano yung sweldo nila, 350 lang. So nakonsensya talaga ako, grabe. Alam mo yun, kulang pa yung sweldo niya sa isang araw para dun sa hindi ko nabayarang gas.
Ang ginawa namin, Papa G-cash sana namin. Kachat na namin siya eh. Kachat siya nung admin ko. So, sabi namin, ipa-G-cash na lang namin. Sabi niya, hindi po, wag na po. Okay lang po yun. Sabi niya ganun. Bait niya, di ba? Eh, di pwede yun. Sabi ko sa isip ko, eh, kailangan bayaran ko siya. Sabi ko. Di pumunta ako doon, naka Montero. Tapos, sakto naman wala siya. Di, binigay ko na lang sa mga kasama niya. Binigay ko 500. Eh, nung time na yun, hindi ko rin alam kung magkano yung pinakarga ko. Akala ko 500. So, 500 yung binigay ko. Eh, 400 lang pala. Sabi ko, wag na. Okay lang yun. Para sa abala na lang din. Alam, yun, kaya yun, tuwang-tuwa siya. Pagka nakikita niya ako, memorable. Binigyan ko na sila ng sticker doon, marami. Tapos, pinapapunta ko pa siya sa shop. Kaya lang, wala daw silang deo. Yun lang. Cash tayo. Mali. Pinauna ko kasi si Tantan dahil dala niya si Belo. Eh, sigurado mauuna ako sa kanya kung nagsabay kami, di ba? So, pinauna ko na siya. Eh, kaso yung ORCR nito, nasa Belo. Mali. Alahin mo, pinauna ko na si Tantan. Nandito pa rin siya. Very good, Tantan, ha? Ayun yung kasama ko. Beloche, 500 yung gamit. Hindi kasi natin mabibit-bit yung tambucho, sobrang bigat. Kaya sinama ko siya. Kesa naman Montero yung isama natin, mas magastos, di ba? So, Beloche na lang. At least, tipid sa gas, madaling i-park sa 01 Moto, Kalookan, di ba? Alahin mo. Ayos, oh. Si Belo, oh. Oh, kahit hindi tayo nagbe-belo vlogs, nakasama siya, oh. Nag-exit ako ng Bukawi, eh. Para kung sakali, hindi mahaba yung pila. Dito, maiksi lang yung pila, eh. Ayun, oh, mas mahaba pila dun, oh, sa mga cash. Pag dito sa Bukawi tollgate, maiksi lang yung pila pag ganitong oras. Ayan, naka-scam na naman ako. Alright. Ayan, dito na ako sa 01 Moto. Ay, to. Nalagpas ako eh. Tayin ko lang yung kasama ko. Ay, atras natin. Siyempre, pagka nagulat ka, hindi naman pwedeng bigla-bigla ka na lang liliko eh. Eto na, 01 Moto. Nandiyan na si boss manager. Wala pa. Pero nabanggit na niya. Pwede na mamili. Ayan, wala pa si Sir Archie. Hintayin na lang muna namin siya. Pero may mga stock ng canister dito. Ah, meron nga pala tayo subscriber. Ma'am, anong pangalan nila, ma'am? Ma'am LB. Ayan, oh, pinapagawa nila yung motor nila, N-Max, oh. Ayan si Sir, oh. Bigyan ko yung sticker, Sir. Ma'am, sticker nyo. Okay, salamat. Thank you po. Sa susunod, pera na yan. Ayan, magtingin-tingin tayo ng mga canister dito. Ito dito, oh, may mga iba't ibang design. Tambucho. Pasok tayo. Meron akong napupusuan dito. Sino ako? Hindi. Yung Hyper Vito daw, bili nito. Pero may black version daw nito. Ito. Ayan, oh. Dito yung carbon tip. Ayan. So, meron pala siyang DB killer, no? Para at least pwedeng tahimik. Ito, medyo okay to. Wala nang iba, eh. Alpha? Pwede rin, no? Pwede. Oh, alin kaya sa dalawa? Papa-comment down below ko sana, kaya lang late upload to. Hindi pala live. Comment down below kung ano sa dalawa, kaya lang late upload, no? Wala nang magagawa. So, bahala na. I think ito or ito, bahala na. Kasi ito, okay to, eh. Maliit. Pero siguradong may pagkakaiba sila sa tunog, no? Yes. Mukhang mas malalim tunog nito. Bass. No, no. Kaya tingnan natin mamaya. Mag-soundcheck tayo mamaya. Alright. Oh, ito na. Ito na yung ating mid-pipe. Ayan. So, pinagawa namin sa kabilang tindahan dahil wala silang stock nito. So, sariwang-sariwa, kagagawa lamang yan. Ayan. So, ang kukunin lamang natin dito sa 01 Moto is yung kanyang canister. So, ito yung mga available canister na napupusuhan ko. Ayan. Ayan. So, bawat isang canister, susubukan natin kung kumusta yung tunog niya. So, try na natin. Okay, try na natin. Test natin. Bagong-bago, ZH2. 95 kilometers pa lang itinakbo. Okay. Sound check natin tong si Two Brothers Exhaust. Tama ba? Two Brothers. Tama. Okay. Itsura niya. Okay. Yung isa naman, mukhang hindi ka satisfied. Tahimik. Hindi ka pinapasigaw pag ganyan. Ganda-gandang motor eh. Okay, ito naman tayo sa acrophobic. Okay. Mukhang pareho lang ah. Oh, dito tayo sa Austin Racing. Nako, mukhang malakas to ah. Uy, lakas! Okay,
Dito naman tayo sa acrophobic ulit. Okay. Mukhang malutong siya, no? Malutong. Pagka maliit ang canister, malutong. Malutong. Pagka medyo mataba, mabase, no? Ito medyo cute to, cute size. Halos pareho lang sila nito. Pareho lang sila nito. Okay. Ito naman tayo. Okay. Ano yan? Anong brand? Ah, Bilin din, no? C36. Okay, C36. Naka, ano bang tawag dito? Titanium color na, ito ang original carbon fiber. Ah, ito carbon fiber nga ito. Minit siya pero kaya mong hawakan. Ah, okay. Ito, no? Sige, anong code dyan? C36. Wow. Pang robot. Kalaki-laki. Ano kaya tunog nito? Uy, taba ng tunog. Malalim. Malalim. Second to the last pipe. Dito tayo sa Alpha. Second to the last pipe na to. Sound check, Alpha. Uy, mataba yung tunog din. Ang ganda ng tunog, no? May parang tatawag ng pusa. Bubuyog daw, bubuyog. Alam nyo, itong pinaka-last na canister na pinili natin. Ito yung pinaka-gusto ko sa lahat. Kaya hinuli natin siya. So ito yung Bilin Hyper B2. So kung makikita nyo, bago natin i-road test, i-bombahin, nakita mo yung kulay niya, bagay na bagay dito, bagay dyan. So parang match siya. Tapos kitang-kita, magiging kapansin-pansin yung kanyang carbon fiber dito dahil light yung kulay niya. No? So kung magiging black lahat yan, masasapawan na to. So mas pinapakita niya dito na carbon fiber yung kanyang tip. Okay, so sound check tayo. Okay, gusto ko yung tunog niya. O, bass. Wow! Lakas! Yan ang tunay na mapler! Yan na. Yan yung gusto ko. Yan yung gusto ko. Wala nang babago. Sige, yun na ilagay mo. Alright, nakapili na ako. Okay, ngayong nakapili na ako ng canister, which is Hyper B2. Ayan, ito na yung brand new. Ayan, yung brand new niya. Yung kanina kasi, for testing lang yon. So, syempre, kukuha tayo ng bago. Ayan, yung wala pang gas-gas. Yung straight from the box. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Diba? Ayan, o. Oh. Ano yan? Laser cut. Laser print pala. Oh, laser print. Oh, may bakas po. Hindi yan nabubura. Ang galing. Sige, sir. Oh, ilagay na natin. At saka, saktong-sakto siya sa butas ng ano, oh. Saktong-sakto. Tsaka ito yung napansin ko sa mga pipe nila ngayon, no? Yung bracket na to. Ano siya, oh? Kakaiba, oh. Ano siya, separate na siya from the canister. Yung bracket ginawa na nila na sarili. Parang alloy yata to. Aluminum, oh. Ayos, oh. Angas, oh. Ang ganda, oh. Wee-hee! Tapos, meron pa siyang ano, pwede lagyan ng DB silencer, DB killer dito. So, hindi porket na nagpalit ka na ng canister, maingay na forever. Pwede mong patahimikin yan. In case na nasa village ka, ayaw mong maingay, di ba? Pero sa long ride, pwedeng tanggalin. Sa long ride, pwedeng tanggalin, di ba? Sa canister eh. Ah, okay. Alright, oh, di ba? Ayos, so match yung kulay niya, oh. Oh, di ba? Sige. Lagay na natin. So yun, may papasuyo ako kayo sa iyo, pre. Kasi okay. Meron tayo nung kaibigan na lagi talaga siya pupunta rito. Oh. Tapos? Inahanap si Reed lagi. Eh, lagi kang araw nandito. Kasi hindi ko naman shop to, ba't hinahanap ako? Alam rin? Hindi ko naman shop to, ba't hinahanap ako dito? Eh, alam niya nga raw, kasi lagi ka raw pupunta lagi dito. Pag may bago ka raw motor, lagi raw dito dumay. Eh, matik yun siyempre, si Rowan mo ito eh. Eh, ngayon, nakita niya si H2, yung motor mo, nag-post ka, inaabangan ka niya lagi. Ngayon, nakita niya ulit yung post mo. Ayun siya, naka-block. Sige, tawagin mo. Sige, tawagin mo. Bigyan natin ng sticker. Sir, balita ko, lagi ka daw nandito, sir.
Nadaan lang. Ah, okay. Bigyan kita ng sticker, sir. Oh, sir. Oh. Thank you po. Mukhang walking distance lang mula dito hanggang sa inyo? Palengke lang po. Ah, kaya pala lagi siya nandito. Nakilala ko siya one time. Nakita niya ako naglalakad. Oh. Nalaan ko ang merienda. Oh. May merienda kami. Nagkakausap po. Wow! Baka naman! Tinuro ka. Sir, salamat. Anong pangalan mo, sir? Andre po. Sir Andre. O yan, nasa vlog ka. O baka gusto mong bumate. Hindi na po. Okay na, oh, sige. Salamat, sir, ha. Buti kong makalimutan. Nandito nga pala yung stock na canister natin. Pakita ko sa inyo gano'n siya kabigat. Hello? Tan, buhatin mo nga, Tan. Mabigat ba? Ayan yung kamay ni Thanos, oh. Yung isang ganun lang. Oh, yeah, inevitable. Ano ba yun? Oh, yun. Inevitable? Oh, pag iniwan mo kami, ganun ulit. Ano, mabigat? Sobra? Tingin nga. Ay, mabigat. Ang laki, oh. Tan, tapat mo nga sa hita mo kung sino malaki. Hita mo. Ang laki. Ang laki part niya, ha. Madadala mo yan. Sige. Eto, sa kakatingin-tingin ko ng mga accessories dito sa 01 Moto, may nakita ko front axle slider para kay ZH2. So, itong front axle slider na to is pang Z1000 talaga. But since Kawasaki ito and halos similar lang sila ng piyesa, nag-fit yung pang Z1000 para sa ZH2O. Oh. Ayan. Di at least meron na akong axle slider, di ba? And then, medyo na-weirduhan ako doon sa side mirror ng ating ZH2. So ngayon, magpapalagay tayo ng bar and side mirror. Pero hindi basta-basta ang bar and side mirror, malaki siya. Kasi usually, bar and side mirror maliliit. So tingnan nyo yung laki, oh. Ang laki, oh. Parang side mirror ng kotse, oh. Pero may angas pa rin kasi patusok siya. Patusok. Pakita ko sa inyo yung isa. Pabilog kasi yung isa, eh. Ayan. Ito yung isa, oh. Pabilog. So, mas maangas pa rin yung patusok. Tama. Aangas lalo si Z2 niyan. Okay. Yan, oh. Tingnan nyo, oh. Di ba? Mas okay, oh. Oh, ang ganda. Test dito. Pag tinignan mo dito. Oh. Pantay na pantay, eh. Ang angas. Wala nang nakaharang dito. So, ganyan. Ang laki, oh. Ang laki na side mirror, oh. Tamang-tama, oh. Yee-hee! Ganda na. Okay, sa 01 Moto lang yan. Available yan dito. Ayan, PM nyo lang sila. Meron silang mga piyesa para sa inyong big bikes. Tuwang-tuwa ako. Kompletong-kompleto. Oh, pipe pa. Tapos, binilan ko rin siya ng frame slider. Kaya lang, dahil mainit yung makina, hindi muna namin nilagay. Siguro sa bahay na lang. Ayan, bukas ilalagay ko kapag malamig na yung makina. Ayan, so meron din sila, binili ko rin dito. Okay, so road test naman tayo ngayon dito sa bagong tambucho ng ating motor. Tal, paanda rin ko na. Thank you. Yun, oh. Yun, oh, may tunog na, oh. Yun, oh, picture pa. Siyempre. Thank you. Sige. Sige. Rose Ann. Oh, Ma'am Rose Ann, shout out daw. Shout out po sa girlfriend ko, happy birthday. Ano pangalan? Ronises po. Oh, Ma'am Ronises, shout out daw. Sige, sir. Yun, oh. Oh. Thank you, ah. Oh, yun. Tuloy na ako. Bye-bye. Yun, oh. Ayos pala tong side mirror na to, ah. Yun, oh. Kitang-kita, oh. Yan, medyo may tunog na yung ating motor. Di ba? Ayos, di ba? Hindi siya nakakabulahaw. Tama lang. Oh, tama lang yung tunog. Wow! Ang ganda na tunog! Woo! Pure na pure yung tunog niya. Ito sa underpass. Ang ganda na tulog. Nakakapanibago. Kanina ang tahimik niya, ano. Tingin ko lang yung kasama ko. Eh, nandito na sa likod yung kasama ko. Kaysa nung masasabi ninyo sa tunog. Hindi siya kasing ingay, no. BMW S1000RR. Yung tama lang na naririnig mo yung motor. Ayan, oh, tignan nyo yung side mirrors natin, oh. Ang ganda niyang tignan ngayon sa motor. Yung, alam mo yung pantay na pantay yung manubela. Ayan, ang laki ng sa harapan nito. Oh. Tsaka number one, yung tunog. Lalo kong naririnig yung kanyang sipol ngayon, no. Bakit kaya? Dahil kaya sa pipe. Dahil hingang-hinga siya ngayon, no. At sa ngayon, hindi naman siya pumuputok, no. Dahil hindi naman natin tinanggal yung kanyang catalytic converter. Galing, pupotok yung pipe pagka nagsiship. Alam mo yun, yung pag upship, pak. Ah, ganun siya. Natotorete yung ano ko, yung tenga ko. Pag sobrang lakas ng RPM, para gumakas siya ngayon, ah. Prrr.
Non-stop yung sipol. Lalo na pagka nagda-downship, pangit talaga ng kalsada sa EDSA. Dito mo masusubok yung suspension ng motor mo. Yung ingay niya, lalakas lang talaga kapag ka naka-high rev ka na. Pero yung mga ganito lang kabagal, ayan, mabait pa siya. Ayan. Kaya tama lang, yung tipong yung pagka chill ride ka lang, hindi ka mabibingi. Pero pagka talaga gusto mo hataw, ayun, iingay siya. Sumasabay yung kanyang tunog base sa bilis ng motor. Hindi yung katulad ng ibang motor na ang bagal-bagal mo pero ang ingay. Sipol. Alright, guys, paki comment lang po yung inyong masasabi sa ating pipe ngayon. Nice ko magpasalamat sa 01 Moto para sa magandang discount. No, hindi po siya sponsor. Ayan, dahil alam niyo naman, inisponsoran na po nila yung ating Z1000R na ang full system, no. Hindi lang puro mga headers, pati canister din. And nabanggit ko nga sa previous vlog natin na medyo may kamahalan yung in-sponsor nila. Kaya naiya naman tayo kung, di ba, sasamantalin natin yun. So, binili po natin yung tambucho na isinilpak. At syempre, yung mga katulad ng side mirror and front axle slider. At syempre, yung frame slider natin, binayaran din natin yun. So ayan, maraming salamat po at dito ko muna tatapusin ang ating exhaust vlog. Villain exhaust vlog. Ayan, shoutout sa Villain nga pala, nakalimutan kong banggitin. Shoutout sa Villain exhaust. Basta mapler, huwag niyong kalilimutan ang 01 Moto para sa Villain exhaust syempre. Alright, maraming salamat po. See you next vlog. Wait for speed.